Kasi sigurado pupunta yung mayayaman ng Davao, mayayaman ng Cotabato, mayayaman ng Cagayan. Kung malapit sila dito, they will drop by and ma-experience nila yung pag-fishing, no? Yung fun, no? Yung happy. Kasi no? Itong area na ito, ito iba ibang language, iba ibang kultura. Yeah, yung isa na gustuhan ko dito sa community, hindi lang kayo organized, pero nagkaiba-iba kayo ng mga culture, magkaiba-iba kayo ng tribu, and yet you're living in peace and harmony. Hindi kayo nag-aaway. So, kaya nga, napapamahal sa akin itong Davao Riverbank. Salamat. Plakpakan daw nato. Dahil dito makikita yung pagmamahala at pagbibigayan ng bawat isa. No? Dahil pinopromote ng Beautiful Heart Foundation. No? Yung pakikiisa, pakikibagay, pakikitungo, no? Pagmamahal sa kapwa. So, isa ito ang nakita ko na i-develop natin ang potential ng Davao River as a tourist destination. So, ngayon, sa aming maliit na kakayanan, we're trying to promote you even last year, no? Yung process ng Protect the Davao River Movement, yung inyong mga problema dito na sana matulungan ng mga manonood natin sa Davao City. Especially ngayon, magpapapasokan, no? Karamihan nanay nangangailangan. Ano bang problema ng typical na nanay dito sa lugar ninyo na malapit ng pasukan? Yung ano, need sa mga anak nila, yung mga notebook, pag-inang mga gamit, uniforms, sa high schools or anong issue. So ngayon, ang basic yung mga school supplies, no? So sa ating mga manonood sa Sky Cable Channel 28, The Beautiful Heart Show, kung meron kayong mga hindi pa nagamit na mga notebook, mga ballpen, lapis, papel, no? Meron pang contact person na pwede nilang tawagan, text, para i-coordinate yung whatever donation na mahingi natin sa ating mga members. Ballpens, crayons, bags, no? Dahil lalo na slippers kasi lakad-lakad. Ngayon, a Beautiful Heart Foundation will start to introduce also yung idea na mention kayo ni Ma'am, no? The idea of planting, propagating the sago palm trees, no? Alam naman natin na yung sago starts, yan ang sinasabi nilang 4 months rise. No, 4 months rise, na ang mga natives natin doon sa tabi ng Davao, ng Agusan River, Agusan Mars, o yung mga doon sa Liguasan Mars, yan ang kanilang source of carbohydrates. Ngayon, kung dahil itong inyong lugar dito, tabi din ng dagat, I have a strong feeling na pwede rin mag-propagate dito ng sago palm trees. No? I am working closely with the researcher dito sa sago palm trees sa University of the Philippines in Mindanao, si Dr. Dulce Flores. Nasilip namin na dapat talagang i-advocate na huwag nating patayin yung sago palm trees. Kasi sa ibang mga lugar, hindi nila naintindihan, hindi nila alam kung ano yung magandang magagawa, yung ano, magagamit sa isang sago palm tree. Unang-una, sabi ko nga, substitute yan ng rice. Kasi mahal ang rice ngayon. Oo, dahil na may food shortage tayo, no? In our previous show, pinakita ni Dr. Flores kung paano gumawa ng espasol. No? So later on, ipapakita din namin yung video dito sa inyo kung paano gumawa ng espasol. Ang problema sa sago ngayon, sobrang dami, no? At hindi nakakaalam yung tao na marami doon sa Agusan Mars, marami sa Liguasan Mars. In fact, sa pikit na meron ng tumutubo. This will grow. This is something na walang kapital, no? Tumutubo lang ito pagka medyo nababahaan, medyo matubig. So walang tigil ang pag-grow. Pagka na-cut na,
at nakuha na yung laman doon sa loob ng tree, no? Tutubo ulit, tutubo ulit. Ang pinakamaganda dito, meron itong dollar earning potential. Kung sobra-sobra ng gamit bilang pagkain, pwede siyang may convert into lactic acid na ini-export yan sa abroad. Ngayon walang buying stations, no? Kasi nga wala nakakaintindi, no? Nung papunta ko rito, nung kinausap ko, you have no idea at all. Ako nung kinausap ako ni Dr. Flores sa UP Mindanao, I had no idea. Akala ko yung sago, yun yung ginagawa sa juice, na sago juice, yung mga pearl. Yun pala, hindi pala totoong sago pearls yun. Kasaba yun, kasaba lang yun, na binilog-bilog. So, I have seen pala nito sa Pikit, meron pala ito talaga din sa Pikit nung araw. Dahil malapit kami dyan sa mga river sa Pikit. Doon tumutubo, meron na yan dito. Ito siguro kung talagang pag-aralan niyo baka may tumutubo eh. Malapit, ha? Ang forma niya para siyang palmera, parang palmera. Ang term nila dito, buli. Buli. Meron yan sa 76 grass deep. Oh, buli. Dahil na nababahaan, magtubig, no? Basakan talaga. Sa basakan, ang nangyayari, pinapatay nung iba kasi hindi sila makatanim ng rice. Hindi nila alam. Akala nila, mas malaki ang kita sa rice. Pero na-compute ni Dr. Flores, excuse me, na mas malaki ang income ng sagu starch. Naroon na kung may export natin yan. Palagay ko, kung magkakaroon kayo dito ng plantation ng sago palm trees, yung pambayad ninyo sa land bank later on, ayong sagutin, earned income. So, uudyokan natin ang Department of Education. Uudyokan natin ang Department of Agriculture na tulungan tayo, no, na mapropagate ang sagu palm tree dito sa lugar ninyo. Maliban sa trees, paano pa bang mga naitanim? Maliban sa mga barik, meron yata ng dahilan. Ano ba mga trees ang natanim na so far? Mahogany. Oak trees. Imbitahan mo sila, Mark. Imbitahan mo. So, alam ko maribago ang para na naging kinukumot ng DNR. Actually, wala pa masyadong effort dito sa sago. Iilan pa lang talaga ang nakakaalam. No? Even the Department of Agriculture maybe is not really so excited about this. Wala. Ang napapansin lang yan sa yung nagkukulong ng wild basta. Katulad nito, mapapansin ko siguro kung simula natin that area na close to the river. Kung yan, mataniman. Magsusunod-sunod na yan. Mapiprevent pa yung erosion. Pwede rin nga na yung mga malibago. Pwede pa may makasingit din sa kilid. Mm-hmm. Oo. Biyaan lang na, no? Kaya mo lang yung purpose is to hold the soil din. Oo. At ang maganda niyan, pagka sabi nila kasi 9 to 10 years from the time na mag-grow siya, pwede nang i-cut. Pag-cut mo, hayaan mo lang yun. May lalabas ulit doon. Saha lang yan. Parang saging. Walang kailangan ng care and attention kasi wild nga eh. Wild. Nag-grow na wild. No? So, this is something na pwede natin ilapit sa Department of Agriculture and siguro Department of Education and Department of Health, no, dahil ngayon ang aming pag-aaral isusubukan namin gamitin ang sago starch as a substitute for any kind of carbohydrates doon sa mga diabetic patients, no, kasi karamihan ng mga diabetic patients ang problema nila yung glucose level nila, yung sugar, yung blood sugar level nila. So ang napapansin natin yung kumakain ng sago starch, no, it takes a while bago maging blood glucose. So busog ka na pero hindi pa nagbi-build up yung blood sugar mo. Unlike kung kumain ka ng rice, pagka-absorb ng rice, magiging blood sugar ka agad. So magsushoot up ng rice. So maganda siya doon sa nagugutom ng mga diabetics, no? Pagkain.